Samantala, balikan muli natin ang hearing sa Senado kaugnay ng post-disaster management. Flat or mababa po yung coastline nila, hindi matarik, eh mas malaki po yung storm surge na idudulog nito. So, ina-expect po natin talaga na ito ay napakalaki at napakalakas. Thank you very much, Dr. Keanu. So, what day were you able to foresee this typhoon entering the Philippine area of responsibility? As early po as November 5, nagpalabas na po kami ng advisory kahit po nasa labas pa ng Philippine area. So that's 3 days before? Opo. Okay. Pero prior to that po, nababanggit na rin po sa ating mga interviews na merong namumuong tayong low pressure area at mabilis po ang formation. Pero yung official po namin na advisory is November 5. Then November 6 po, nag-press po na po tayo sa NDRRMC as well as sa PAGASA. At sinabi na po natin na ito ay magkakaroon ng typhoon na Signal 4. Ang lakas, kaya talaga mag-ingat po tayo. As early as November 6, alam na po natin. Hindi pa po ito pumapasok sa Philippine Area of Responsibility. Okay. At what point were you able to predict the location where it will have its first landfall? Actually po, as early po as sa November 6 pa lang po, alam na natin. November 6, so that's at least 48 hours? Apo. Or less than 48 hours? Apo. Okay. You're mentioning about figures early on. How is it compared to the strongest typhoon that we had before this one? Actually po si Pablo, hindi po tayo nagbigay ng signal number 4 doon, signal number 4. No, I'm talking about a similar super typhoon before this. Actually po, yung huli pong nangyari na kagaya dito sa Samuel in Visayas is 1897, yung ganun din po kalakas yung okay. Yung damage at saka yung storm surge. So yun po yung... But in recent memory? Sa recent po, yun lang pong Odette ang nagkaroon kami ng lately. Ito lang po itong taon na to. I think it was October. Si Typhoon Odette po. Pero ito po ay nandun sa Pasco, Batanes. So talking about the speed. Yung speed po niya. My point is, we would want to have an idea of how the storm was compared to the strongest that we have experienced here in the country. Okay. Ang isa pong may malakas na rin natin tayo naranasan, yun pong si Rosing. Yeah. Sa Bicol area po tayo. So, umabot din po, lagpas din po ng 200 yung ating wind speed doon.